Hello, good morning mga katusens. Welcome ulit sa ating channel. So today guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magpakain sa umagahan ng aking mga alagang baboy. So ngayon, pupunta tayo dun sa pinaglalagyan namin ng mga feeds at kukuha tayo ng mga feeds, okay? Tara guys. So eto guys, mga nakastock natin na feeds kasi pag umorder tayo is 10 sako talaga ang minimum ng order ng Pilmeco. So kaka-deliver lang nila nung last week. So nakakatatlo na tayo guys kasi medyo nilalakasan ko na ng kain yung ating mga alaga. And then meron din tayong mga nakastock na darak. So in case na mag-grower na sila or maubusan natin ito, iahaluan na natin sila ng darak. So naka-backup yung ating darak dyan in case. So eto guys, etong powdered na to, nahalo natin tong vitamins na to sa ating alagang baboy. And then eto ay halo ng A2B. Yan, A2B. And then etong natirang feeds guys, isasama ko ngayon, ipapakain natin ngayon and then dadagdagan pa natin siya. So makikita nyo itong timba natin. Pag magpakain kasi ako is wet feeding ang aking style ng pagpapakain. So guys, saglit lang ha. Gamitin ko lang yung stainless, yung pinaglalagyan ng mga katol, pambukas guys. Bubukas tayong bago, so 7 pa yung ating natitirang. Actually guys, may style dito sa tamang pagbubukas eh. May style dito, pero di ko kasi alam, di ako sanay magbukas ng yung gamit lang tong ano. So gamitan natin itong stainless. So, okay na guys. Dagdagan natin yung kanina. Yung nilagyan natin kanina. Isa. Kasi isang tabo is katumbas ng 1 kilo. Kanina, yung kanina, mga 2 tabo yun. So, 2 kilo plus isa. 4. 5. Okay, limang kalahati. Ayan, limang kalahati guys. And then, lagyan na natin siya nito. A2B powder guys. Lahat ng ginagamit ko guys is in-order ko lang sa Shopee. Ayan, so A2B guys. So, 1 kutsara. Ayan. Tapos, pupunta na tayo doon sa ating... Okay guys, papatuluan lang natin sila ng tubig.
Lagyan lang po natin ng tubig yung ating timba na may laman na pib. Hindi ko siya masyado pinuno kasi bubuhatin ko pa siya papunta dun sa babuyan. So medyo malayo siya. So gusto ko lang talaga mababad natin yung mga pids at medyo madurog-durog sila. So ganyang level is okay na for me. Medyo na siya medyo. Yan. Medyo natudurog-durog na siya ng kusa dahil saka medyo umaalsal-alsal na din ng ating pids. So, pagka ganyan, nilalagyan ko pa ng konting tubig. Yan. Halo-halo ko lang para mas mabilis. Kasi, kung maririnig nyo guys, nag-iiyakan na sila. Nararamdaman na nila na andyan na ako at papakainin ko na sila. So, yun guys. Ganyan lang muna. Konti mga 5 minutes pa guys. Para kasi pag nandun ako, kasi talagang sobrang ingay na nila pag nandun ako. Morning guys, ito na ang ating mga alaga. Good morning. Yan ang ating mga pakainan. Okay, may paglalagyan tayo. Malinis naman. And yan natin din sila. Okay. So, yun na nga guys. Bago lahat, maglalagay tayo nito guys. Adik M liquid. Tuwing umaga lang guys. And tuwing umaga lang natin siya nilalagay. Mga 5 ml lang dapat. Pero dahil wala akong pansa-pansa lang guys. Yun guys, kuha na tayo nito. Yan. Nabigyan ko na ng isang kutsi. Okay, lagyan pa natin siya ng isa. Yun. Napaka-ingay kasi guys. Yung isa doon naman, gutom, nangangapit bahay. Eri na po. Eri na po. Okay. Kailangan din kasi, kailangan ng stylan nila. Okay. Kain na, kain na. Ganyan lang muna tayo magpakain guys. So, hintay natin maubos muna nila. Then, bibigyan ko ulit sila. Then guys, oh, gagana magsikain, no? Magtutunugan. Yan. Ito yung gagawin natin mga inahin. Yan yung mga babae natin. Gagawin natin silang inahin. Lakas ng ulan dito sa amin kagabi, guys. Yan. Ubus agad, guys, oh. Dali lang. Bigyan natin sila ulit. Ayan, umihingi yung isa. Umihingi yung isa. Okay. Yan. Tamo. Marami. Kasi ito guys, tatlong division yun. 1, 2. Then ayun, may mga harang. Ayan. Kuha pa tayo. Bigyan naman natin dun sa 4 guys. 4. Dito. Ayan. Oh. Grabe, nagkakagulo sila guys. Dito, bibigyan din ulit kita. Wait lang. Yun oh, grabe. Nag-aaway talaga. Doon mo malalaman na talagang healthy. Yung gusto kumain, hindi sila matamlay. Walang gana kumain, ayan. Gusto nila kumain, guys, oh. Yung isang punong ganun, guys, kayang-kaya nila ubusin. Binibigyan ko sila, guys, basta. Gusto nila kumain, binibigyan ko sila, guys. Hindi ko sila tinitipid. Especially, yung aking mga patining. Yung mga inahin, okay naman na hindi yan masyadong ganong kalalaki guys kasi medyo magtatagal yan dito sa atin. Pero yung patining, kailangan mabilis lumaki para maibenta natin agad at magkaroon tayo ng bagong batch, di ba? Yan. Itong mga patining na to is puro lalaki. So, hindi natin yan pwedeng gawing inahin. And then, di rin pwedeng gawing barako kasi
nakapun sila guys, so naka-skate sila, so walang hindi sila pwedeng gawing mga barako. Ayan. Then may natitira pa tayo dito guys, ibibigay natin to lahat sa kanila guys. Ayan. Gusto nila guys yan. Tapos mamaya maya papaliguan na din natin sila. Ayan. Medyo malaki yung kulungan na to para sa anim guys, kasi supposed to be 10 patining kasya dito guys, or 15 patining, especially yung kainan guys, yan no, ang lawak ng kainan nila, oh, kayang-kaya pa. Dahil nagsisimula pa lang naman tayo, hindi pa naman kailangan na punong-puno ang ating mga kulungan. Ayan, magpapakain muna tayo guys. Bigyan natin sila dito. Yun. Then dito, then dito, then. Oh. Punta ka dito, be. Oink, 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 oink. Dito, dito, oink, oink. Kasi akala nila dun lang yung may pagkain. Ayun, pag nalaman na nila, pupunta naman sila dyan. Yung mga baboy guys, matatalino. Ayun o, nalaman nila may pagkain dito. Yung nagbabalyahan na. Tunog na tunog yung mga ano nila guys o. Oh, gana. Thank you Lord. Yan, ibig sabihin masarap yung ating timpla. Yung wet feeding guys, medyo matrabaho siya kasi papatubigan mo, tapos papaanuhin mo. Ang bigat pa pag binuhat ko galing doon sa bahay, di ba, nilagyan na ng feeds, tapos talagang ang tubig. Tapos dadalhin ko dito. Kasi pag dinala ko agad, guys, yung timba na may pagkain dito, hindi pa siya lumulobo, or hindi pa siya medyo natutunaw-tunaw. Iyakan na ng iyakan, ang iingay na, nakakahiya naman pagka ganun. So, kaya, dun ako naglalagay ng tubig. Pero dahil nilagyan ko ng tubig, guys, medyo malalong bumigat yung aking timba. Kaya, ganun talaga. Kaya medyo mahirap-hirap ng konti yung wet feeding compared dun sa dry feeding. Kasi dry feeding, may pabuhat ko yung sako, then scoop ko lang, tapos lalagay ko sa kanila, okay na. Pero dito sa wet feeding, guys, maghihintay pa ako ng ilang 10 minutes para medyo maano-ano yung parang umalsa-alsa muna yung mga feeds, tsaka yung mga vitamins, yan. Then halo-halo. Saka pa lang dadalhin dito kasi sobrang ingay nila, guys. Pagka nakikita ka na nila or something ganyan, may ingay na sila, mag-iingay na sila. Kaya no choice ka kundi pakainin na sila para mag-stop na sila mag-ingay. Yun lang muna guys, sandali, ubusin natin lahat. Yan, meron pa natitira. Grabe guys, oh, simot yung isang timba. Simot nila yun. Grabe, kung wala pa akong halo niya ng ano guys, laking gastos nun sa feeds guys, pagka hindi pa umalsa ng feeds. Nasimot nila, oh, grabe. Yan. Yan na yung ating mga alaga. Yan. Then, punta naman natin sila dito. Ito yung mga gagawin kong inahin, guys. Malapit na din nila maubos. Yan. Medyo yung mga babae, guys, medyo mabagal. Ano, pa-baby yata sila kumain. Medyo mabagal sila kumain. Pero, uubusin nila yan, guys. Tsaka madami din naman yung nailagay natin dyan. Yan. So, yun. Bababag na sila. Mamaya ko na sila papaliguan, guys. Kasi sobrang lakas ng ulan kagabi. And medyo malamig yung tubig. Mayang konti na lang guys. Pagbalik ko, mga around 10. Yan. Tingnan ko kung pwede na. Kung mainit-init na nung panahon na yon. Puno naman na din yung ating drum ng tubig. Tsaka meron din tayong darak. Yung darak natin guys, gagamitan natin yan pagka grower na guys. Yan. Then, sa umaga guys, yung technician na pumupunta dito sa amin, binigyan niya ako dito. Ito in Addict M. Addict M yung pangalan. So, meron siyang vitamins A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, pantothenol, niacin, folic acid, lysine, biotin, D, L, methane. Basta ganun na yan guys. Addict M. So liquid siya guys. Para siyang, ewan ko ba, may amoy siya parang kalabasa or parang parang alam mong organic guys. May ganun siyang amoy na natural. Then
Ito, sabi niya sa akin, ng aking technician na nagbigay sa akin ito, gamitin ko to tuwing umaga. Yan. Ba, yalo ko sa pagkain nila. So, 1 ml lang dapat to guys eh. Yan. 1 ml ata per head or something. Eh, ilan sila? So, 5 ml to 10 ml siguro. Lalagay ako. Pero tansya na lang guys kasi wala akong syringe eh. Then, etong Vitamin Pro, yan. Actually, guys, sa Vitamin Pro naman, meron naman niyang mga nakasashay. So, pwede naman yun, mga nakasashay is 20 grams. Ito kasi binibili ko is 1 kilogram na to. 1 kilogram. Kasi mas mura. Mas makakatipid ako pag malalaki bulk order na yung ating binibili. Kaysa dun sa mga nakasashay. Tsaka, gagamitin naman natin to ng pangmatagalan. Ito, guys, parang electrolytes or something na ganun, yan, electrolytes. Pagkatulad dun, kahapon, medyo mainit or malamig yung weather, gamitin natin siya, mas effective siya sa hapon.